Magandang araw po sa inyong lahat. Dahil maulan po ngayon, gagawa po tayo ng isang masarap at masustansyang merienda. At ito po ay ang Crispy Fried Banana Balls. Magbibigay po ako ng tips at idea dito kung paano po natin nenegosyohin kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kaya sana po panoorin nyo po hanggang huli, kasi meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano po ating magiging puhunan, magkaroon po tayo ng idea kung magkano po natin ibebenta at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Kaya kung interesado po kayo sa recipe na ito, let's go! Umpisahan na po natin! Crispy Fried Banana Balls. Gagamit po tayo ng kalahating kilo ng harina. Kahit ano pong harina, pwede po yun. 4 na piraso po ng lakatan. Babawas din po tayo dito ng 1/8 teaspoon ng salt. 1 egg. 100 gram ng tinunaw na butter or margarine. Kalahati po nito ang ginamit ko. 4 teaspoon ng baking powder. 20 pieces ng choco peanut bars. Ito po ang aking ginamit. 1/4 cup ng light brown sugar. 195 grams ng ibap. Kalahati po ito ng isang lata. Pero pwede naman pong fresh milk din po ang inyong gamitin or tubig. Mga ingredients sa ating chocolate dip. Gagamit po tayo ng kalahating lata ng 390 grams ng condensed, kalahating lata ng ibap na 390 grams, 4 tablespoon ng cocoa powder, kahit ano pong brand, pwede po yon. Ang ginamit ko po ay Bensdorf. 1/8 cup ng tubig. 1/8 teaspoon ng instant coffee. Kahit ano pong brand, pwede po yon. Nescafe po ang aking ginamit. 1 tablespoon ng harina. At gagamit din po tayo ng butter. Babawas na lang po ako dito ng 1 tablespoon. Maglalagay po tayo nito para po kumintab yung ating chocolate dip. Mantika para po sa ating pagpiprito. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng Crispy Fried Banana Balls. Una po muna natin gagawin ay piratin po muna natin yung ating saging. Ilagay po lahat natin dito sa ating bowl. Piratin na po natin. Kapag napirat nyo na po yung inyong saging, ilagay na po natin yung ating isang itlog. At yung ating tinunaw na butter. Mix lang po natin saglit. Gamit na po tayo ng spatula. Okay, na-mix na natin. And kapag nailagay na po natin yung ating isang itlog at yung ating pong tinunaw na butter, nahalo na po natin ng ayos, ilagay na din po natin yung ating mga ingredients. Unahin po natin itong ating choco peanut bar. And dinurog na po natin to. Yung ating asukal. Baking. 1/8 teaspoon ng ating asin. At maglagay na din po tayo ng ating harina. Kalahati po muna natin ang ilalagay para mahalo po natin ng ayos. Maglagay din po tayo ng kalahati ng ibap. Ilahat na po natin yung ating harina at haluin po natin ng ayos. Magdagdag po tayo ng konting gatas po ulit, pero unti-unti lamang po ang lagay nito kasi baka naman po mapasobra sa lambot. Tapos ay atin pong haluin ng ayos. Kailangan po ay mamix siya. Na-mix na po natin to ng ayos. Ang sunod naman po natin gagawin. Okay, habang nire-rest po natin yung ating crispy banana balls, magluluto na po tayo ng ating chocolate dip. Pagsamasamahin po muna natin yung ating mga ingredients bago po natin buhayin yung ating apoy. Ilagay na po natin yung ating ibap. Ito kahit ano pong brand, pwede po yon. Yung ating condensed. Kung kayo po ay magagawa ng marami nito, gagawin nyo lang pong tig isang lata po yung ibap at condense. At saka may video po tayo dyan ng chocolate syrup. May nakabukod po tayong video dyan. Ito din po yun. Lagyan na po natin yung tubig. Lagyan na din po natin yung ating coffee para ma-enhance po yung lasa ng ating chocolate. Yung ating harina. Ilagay na din po natin yung ating cocoa powder. Tuin po natin ng ayos. Mix na po natin ng ayos at buhayin na po natin yung apoy. Haluin po muna natin hanggang sa
mawala po yung buo-buo. Ito, saglit lang naman pong lutuin kasi pag bumulak na po ito, habang pinatatagal po natin yung pagpapakulo, mas lalo pong lumalapot yung ating chocolate dip. Hintayin na lang po natin itong kumulo. Okay na po yung ating chocolate syrup. Yung pagkalapot po nito ay okay na po sa akin. Tapos maglagay na po tayo ng 1 tablespoon ng ating margarine or butter. Tunawin lang po natin yung butter at hintayin lang din natin kumulo at okay na po ito. Okay, luto na po at papatayin na po natin yung ating apoy. Set aside na lang po natin to at babalikan na po natin yung ating crispy fried banana balls kasi kahit 30 minutes lang naman po natin siyang i-rest. Ahatiin ko po ito sa dalawa kasi dalawang paraan po ang ipapakita ko sa inyo kung paano po natin ito ninegosyohin. Isalin lang po natin yung kalahati. Ang consistency po nito ay ganito po dapat, hindi ganong kalambot at hindi po ganong katigas. Kung maglalagay po kayo ng gatas o tubig po ang inyong gagamitin, kailangan po ay unti-unti po lamang kasi baka po maparami. Nahati na po natin ito at itong isang paraan po munang ito ang ipapakita ko sa inyo. Okay, ngayon ay bibilugin na po natin ito. Kailangan po natin ng tray ng paglalagyan. May nakaready na po tayong 1/4 cup ng harina para hindi po tayo mahirapan kung didikit. At yung panukat po, gagamit po tayo ng 1/8 cup. Pero kung gagawin nyo po itong business, depende pa rin po sa inyo kung anong gusto nyo pong laki. Pero ako po, 1/8 cup po ang aking gagamitin. Ngayon ay mag-umpisa na po tayo. Mag-dust lang po tayo ng kaunting harina dito sa ating tray. Kung dumidikit po, pwede naman po kayo maglagay ng kaunting harina. Pwede rin naman pong hindi. Pero ako po, naglagay po ako ng kaunti. Sigurado, magugustuhan po ito ng inyong mga chikiting. Okay, ngayon, nabilog na po lahat natin at tayo po ay naka 5, 10, 15, naka 18 pieces po tayo at ito po ay atin na pong ipiprito. So, habang nagbibilog tayo kanina, nagpainit na po ako ng mantika para mainit na po pag tayo ay nagprito. Yung lagi ko pong sinasabi kapag tayo po ay magpiprito, dapat po ay nakaready na po lahat ang ating mga gagamitan, yung ating patiktikan at yung ating panipin. Hinaw po muna tayo ng kamay bago po tayo mag-umpisa. Lagay na po natin isa-isa. Malambot lang po itong ating dough kasi gawa po nung ating butter. Pag piniprito po natin to, sobrang bango. Amoy pa lang, nakakagutom na at sigurado po tayong masarap. Kailangan po ito ay mahinang-mahina lang po ang ating apoy para yung gitna po ay hindi mahilaw. Hanguin na po natin. Okay, naprito na po natin lahat. Medyo malamig na po itong ating crispy banana fried balls. Ito pong paraan na ito, pwede nyo pong ipa-order online, pwede nyo pong ipo sa Facebook, at kung kayo po ay nagtatrabaho na, pwede nyo po itong ipa-order sa inyo pong mga kasamahan. Meron po tayong tab dito. Ang size po nito ay 750 ml. At yung atin pong chocolate syrup, isinali na po natin dito sa ating lagayan para madali po tayong makakapagsalin mamaya. Lagi lang po natin sa isang tabi. I-assemble na po natin. Ipakita ko po sa inyo kung papaano. At meron po ako dito mga paper cup. Ayan, isang box na po yung binili ko kasi mas nakakamura po pag ganito. 90 pesos po ang bili ko lahat dito. Ganito lang po yung ating gagawin dito. Maglagay lang po tayo ng 5 piraso po sa loob. Ito pwede naman pong wala. Pwede rin naman pong meron, pero mas maganda po kung lalagyan nyo ng ganito. Mas presentable pong tingnan. Kasi mura lang naman po itong ating paper cup na ito. Okay, ngayon ay ilagay na po natin yung ating crispy fried banana balls. Kaya 5 pieces lang po yung inilagay natin kasi dyan po natin isasama yung ating sauce cup. And ang binili ko po talaga nito may taklog, kaya lang yung nagbebenta po ay nagkamali na bigay sa akin kasi ang ibinigay niya po sa akin parehas ay dalawang ganito, hindi po takip ang nabigay sa akin. Pero kung gagawin nyo po itong business, mas maganda po kung may taklog po ito para kung tumagilid man po ay hindi po matatapon. Tapos lagyan na po natin ng chocolate syrup. Mga 2 tablespoon po okay na pong ilagay dyan sa ating sauce cup. Tapos lalagyan lang po natin ng taklob sa ibabaw. Ngayon hindi na po ako nakapag-print ng ating label kasi naubusan na po tayo ng sticker. May labis po akong sticker dito ng ating chicken Alfredo. I-imagine nyo na lamang po may nakadikit po tayo dyan sticker. Diba? Napakaganda pong tingnan. Ripakin lang po lahat natin to. 5 po ang ating inilagay sa loob. Tayo po ay makakatatlong order.
Naripak na po natin. Meron pa po tayong tatlong labis. Mamaya na po natin ito pe-presyuhan kung magkano po natin ito pwedeng ibenta. Pagsasabayin na po natin yung ating costing. Ang sunod naman po natin gagawin, ipapakita ko naman po sa inyo yung ating pong pangalawang paraan kung paano pa po natin siya ibebenta. Lulutuin na po natin yung kalahati po nung itinira natin kanina. Kung paraan na ito, ito po yung pwede po natin ibenta kahit sa harap lang po ng ating bahay. Kung kayo po ay nagtitinda na po, bagay na bagay po ang paraan na ito. Mainit na po yung ating kawali at ito pong lahat ng ating ibinuhod ay piprituhin po lahat natin ito. Ang size po na aking gagawin ay 1/2 tablespoon po. Pakita ko lang po sa inyo. Sasandok lang po natin to. Tapos, ibilog lang po natin ang ating kutsara. Kailangan lang po ay mahina po yung inyong apoy. Madali lang naman po itong maprito kasi kapag lumutang na po yun, medyo papupulahin na lang po natin at luto na po yun. Maliliit lang naman po yung pagkabilog nito, kaya mabilis lang po siyang maluto. Lutuin lang po natin to at tayo po ay magbabalik. Ngayon tayo po ay tapos na sa pagluluto po ng ating crispy fried banana balls. Bibigyan ko po kayo ng mga idea kung ano po ang mga pwede nyong paglagyan. Lalo na po kung ito po ay ititinda po ninyo sa harap po ng inyong bahay. Meron po ako ditong plastic cup. Ang size po nito ay 6 ounce. At meron po ako ditong shumai tray. Unahin lang po natin itong ating sa paper tray. Halimbawa po, meron ng nabili. Gagamit po tayo dito ng stick. Ang order po natin ilalagay ay 5 piraso. Pag natusok nyo na po, pwede nyo na po itong iabot at lalagyan nyo na po ng chocolate syrup. Mas maganda po kung kayo po ang maglalagay ng ating chocolate syrup para iwas aksaya. Lalagay naman po tayo nitong ating sakap. Lagay po ulit ako ng 5 piraso. Lagyan na po natin ang ating chocolate syrup. Tapos lalagyan nyo po ng stick. Pero mas maganda po kung kayo ay makakahanap ng pang plastic ng tinidor ng siomay, mas maganda po yon para safe din po sa ating mga chikiting o magiging customer po ninyo na bata. Pero kung wala pa naman po kayong makita, pwede rin naman po itong stick, hatiin nyo na lamang po. Mas maganda po kung sa paper cup po kayong maglalagay dahil ito po yung available ko dito sa bahay, kaya ito po yung ipinakita ko sa inyo. Pero kung yun po ang inyong gagamitin, syempre dapat isasama nyo po yon sa inyong costing. At ito po ang magiging itsura niya. Or may isa pa pong pwede, sila na po ang magtutusok nung kanila pong bibilhin kung ilang piraso po yung kanilang kakainin. Basta nakalagay lang po siya sa isang maayos na lagayan pagkaluto po ninyo. Basta ang mahalaga po doon, alam po ninyo kada isang piraso kung magkano po ang presyo. Mamaya meron po tayong costing para malaman po natin ang puhunan po natin sa kada isang bowl. Yung presyo po nito, mamaya na lang po natin tutuusin para isang tuusan na lang po tayo. Pakita ko lang po sa inyo kung paano po natin to ibebenta kahit sa harap lang po ng ating bahay. Ito po yung mga option natin na pwede po natin paglagyan. Bahala na po kayong mamili kung ano po ang type nyo po dito. Ito pong paraan na ito ang inyong gagawin, yung pagtitinda po sa harap po ng ating bahay. Mas maganda po kung dito nyo na po lulutuin. Meron po kayong isang lamesa dyan. Sa isang gilid po, meron po kayong lutuan. At yung inyo pong mga gagamitin ay nandito na lahat po sa ating tabihan. At yung ating pong mixture na gagamitin, kailangan po yun ay may taplo. At kung kayo po ay nag-uumpisa pa po lamang, dapat po ay kaunti lang order po ang inyong lulutuin. Halimbawa po yung mga tatlong order. Kasi mabilis lang naman pong lutuin itong ating crispy fried banana ball. Sobrang dali lang po kasi maliliit lang naman po ito kumpara po doon sa malalaki. Medyo may katagalan lang po ang pagluluto nun kasi baka mahilaw po yung loob. Pero ito po ay saglit na saglit lamang pong lutuin. At kapag nagamay nyo na po, madami nang nabili sa inyo, pwede na po kayong magluto ng madami. Para yung mga customer po natin, tusok na lang po sila na tusok o lagay na lang po tayo ng lagay sa cup. Mas maganda po yun kasi pag may bumili po sa inyo, lagi pong bago ang nabibili nila. Sekreto po dito sa pagtitinda ng crispy fried banana balls, kailangan laging bagong luto, laging mainit. Basta yun po ang mahalaga dito. Ngayon, itong natitira po natin, ilagay ko lang po lahat ito sa ating mga cup. Nailagay na po lahat natin sa cup at titikman lang po natin ito ng mabilis na mabilis po lamang at tayo po ay magko-costing na.
sarap po itong ating crispy fried banana balls. Malutong po yung labas at yung gitna po niya malambot. Yung atin pong saging, lasang-lasa po yun. Balansing-balanse. Hindi siya sobra, tamang-tama lang po yun. At yung tamis po ng ating crispy fried banana balls, sakto lamang po yun. Kasi ang magdadala pa din po ng tamis ng ating crispy fried banana balls ay yung ating pong chocolate syrup. Kaya balanse po yun. At siguradong ito po ay magugustuhan po ng inyong mga chikiting. At kung gagawin nyo po itong business, siguradong magugustuhan din po nila. Kasi kapag kinagat nyo po, malutong yung tagiliran niya. Tapos pagdating sa loob, malambot. At lalo pong sumasarap dito sa ating chocolate syrup. Pwede naman po kayong bumili ng ready na kasi di ba may nabibili na pong chocolate na condensed. Pero para sa akin po, mas mainam pa rin po kung gagawa po kayo ng chocolate syrup kasi masarap po itong ating chocolate syrup. Kung nakikita nyo po itong ating nasa box, ito po yung ginawa natin kanina. Pwede naman po parehas nyo itong itinda kahit sa harap lang po ng ating bahay. Ito po yung ating pang-order sa online. At ito naman po yung pantinda natin kahit sa harap lang po ng ating bahay. Basta ito po, magamay nyo lamang po ang pagtitinda nito. Siguradong kayo po ay kikita kasi ito po ay walang sira. Huwag nyo lang pong lulutuin lahat. Tapos yung ating po mixture na matitira, ilagay nyo lang po sa ating rep. Pag may bibili, saka nyo lang po lutuin para lagi pong bago. At ngayon, para malaman po natin kung magkano po natin ito ibebenta, kung magkano ang posible po natin tutubuin, magko-costing na po tayo. Sa ating pong 4 pieces ng banana, 36 pesos. 4 cups ng harina, 18 pesos. 100 grams ng butter, 24 pesos. 20 pieces choco peanut bars, 20 pesos. 1/4 cup ng brown sugar, 3 pesos. 4 teaspoon ng baking powder, 2 pesos. Isang itlog, 7 pesos. Kaya ang total po lahat ng ingredients ay 122 pesos. Mag-plus pa po tayo ng other expenses. 10 pesos po para sa ating oil. 10 pesos po para po sa ating pagluluto. At 20 pesos po para naman po sa ating labor. Kasi konti lang naman po yung ating ginawa, kalahating kilo lamang po. At sobrang dali lang pong gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 162 pesos. Dahilin natin po natin sa dalawa yung ating mixture. Yung ating pong 162 pesos, i-divide po natin sa dalawa. Kaya ang puhunan po natin dito po sa malalaking balls ay 81 pesos at dito po sa ating maliliit ay 81 pesos din po. Ang sunod naman po natin tutuusin ay yung sa ating pong chocolate dip. Umpisahan po natin sa ating pong kalahati ng ebap, 12 pesos. Cocoa powder na 4 tablespoon, 10 pesos. Pagsamasamahin na po natin yung ating harina, instant coffee at sa ating pong butter, tuusin na lang po natin sa 7 pesos. Kaya ang total po ng ingredients ay 45 pesos. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng 5 piso po para po sa ating gas na saglit na pagluluto. At mag-plus pa po tayo ng 5 pesos po para naman po sa ating labor na saglit na pagluluto. Kaya ang total po lahat ay 55 pesos. Nung niluto po natin ito kanina, sinukat ko po ito ay 300 ml. Kung i-convert po natin ito sa tablespoon, tayo po ay makakakuha ng 20 tablespoon. Ngayon, tayo po ay magtutuos na nito pong ating nasa lagayan. Unahin po natin itong ating sa tab. Kung natatandaan nyo po kanina, tayo po ay naka 18 piraso po nito. Yung ating pong 81 na puhunan dun sa ating mixture, i-divide po natin sa 18 na piraso. Kaya ang puhunan po natin dito sa isang malaking balls ay 4.50. Tuusin na po natin itong ating nasa tab. Ito po ay merong 5 piraso. Yung ating pong 4.50 na puhunan po sa kada isang balls, i-times 5 po natin. Kaya tayo po ay may puhunan dito na 22.50. Dahil nagsama po tayo ng ating sauce, ang puhunan po natin sa kada isang kutsarang sauce ay 2.75. Dahil 2 kutsara po ang inilagay. Kaya dito po sa ating syrup, may puhunan po tayo na 5.50. At mag-plus pa po tayo ng 10 pesos para po sa ating tab, paper cup, sauce cup, at kung maglalagay po tayo ng sticker sa ibabaw. Kaya ang puhunan po natin dito sa isang tab na ito ay 38 pesos. At ito po katulad po lagi ng aking sinasabi, yung atin pong pagpepresyo ay depende po sa lugar ninyo. Yung sinasabi kong pong presyo ay dito po sa lugar namin. Basta ang mahalaga po ay nakipagbigay ng idea kung paano po natin i-costing ang atin pong mga produkto. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 50 hanggang 70 pesos. Pero dito po ay tutuusin ko po ng
60 pesos po ang isang lagayan. Tayo po ay nakatatlong tab, kaya tayo dito ay bebenta ng 180 pesos. At meron po tayong tatlong labes, yun po ay pwede nyo pong ibenta ng 10 pesos po ang isa. Magpa-plus pa po tayo ng 30 pesos, kaya dito po sa ating malalaking balls ay bebenta po tayo ng 210 pesos. Ngayon, nasunod naman po nating tutuusin ay ito pong ating maliliit na balls. Ito po pwede nyo pong ibenta bawat peraso ng 250 hanggang 3 pesos. Pero ako po, tutuusin ko na lang po sa 3 pesos. Yung atin po mga paper cup at saka stick na gagamitin, kasama na po yun sa tuos po natin sa 3 pesos. Kasi mura lang naman po itong ating mga paper cup at yung ating stick, kaya kasama na po yun doon. Tayo po ay naglagay ng 5 piraso po kada isang cup. Kaya dito ay bebenta po tayo ng 15 pesos. Tayo po ay naka 15 na order po tayo na ang laman po ay tigli 5 piraso. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 225 pesos. Para matotal po lahat ng ating mapapagbilhan, ating pong 225, i-plus po natin yung mapapagbilhan po natin sa tab na 210 pesos. Kaya ang total po lahat ay 435 pesos. Ngayon, para malaman po natin yung ating tubo, i-minus po natin yung ating puhunan sa mixture na 162 pesos. I-minus pa po natin yung puhunan natin na 55 pesos para po sa ating sauce. At mag-minus pa po tayo ng 44 pesos para po sa ating mga lalagyan na ginamit na tatlo. At dito po sa ating cup na mga ginamit. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 178 pesos. Imagine sa kalahating kilo lamang po yun. Basta sasamahan nyo lang po ng tiyaga, hindi po talaga imposible na kumita po kayo araw-araw. Halimbawa po, ginamay nyo na po itong pagtitinda nito, araw-araw po kayo nagtitinda. Yung ating pong kalahating kilo, naging isang kilo na po dahil sa sipag nyo at sa diskarte nyo. Yung ating pong 178 pesos, i-times 2 po natin. Kaya tayo po ay tutubo ng 356 po sa isang kilo lamang po yun at sa isang araw lamang po yun. Halimbawa po, consistent po kayo sa pagtitinda, araw-araw nyo po yung kinikita. Yung ating pong 356, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 10,680 pesos po sa isang buwan po yon. Tubong-tubo na lamang po ninyo yon. Binawas na po natin doon yung ating mga expenses, yung ating po may labor na din po tayo doon, may gas na din. Tubong-tubo na lamang po ninyo yon. Kung talagang desidido po kayong kumita at sa sobrang sipag nyo, sa sobrang diskarte nyo, git pa po doon ang posible po ninyong tubuin. Doon po sa ating mga ginawang paraan kung paano po natin ibebenta itong ating crispy fried banana balls. Bahala na po kayo doong pumili. Nagbigay lang po ako ng idea sa inyo kung paano po natin nenegosyohin itong ating crispy fried banana balls. Kung aling paraan po doon kayo nadadali o kung alin po ang akma po sa inyong lugar. Basta dito po, maalin man po ang inyong gawin, sasamahan nyo lang po ng sipag, diskarte at siguradong kayo po ay kikita. At yung lagi ko nga po palang paalala, ito pong costing natin ginagawa ay dito po sa lugar namin. Magkocosting din po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at iba't ibang presyo po ang ating nabibili. Nagbigay lang po ako ng idea sa inyo kung paano po natin i-costing ang atin pong mga produkto. So ngayon, bago po magtapos ang video na ito, shoutout lang po ako ng mabilis na mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Iris Nicola Sora. Lagi daw po siyang nanonood ng ating mga video. Marami pong salamat. Shoutout na din po kay Ma'am Christina Santos. Taga-Kalamba din daw po siya. Yan, hello po sa inyo, Ma'am. Magaganda daw po yung ating mga video na pang negosyo. Marami pong salamat sa inyo. At shoutout na din po kay Sir Benjamin Barroso. Nakaka-encourage daw po yung ating channel at more power. God bless din po sa inyo, sir. At shoutout na din po kay Ma'am Lorinda Cruz. Nagre-request po siya nung ating kitchen tour. Soon po, gagawin po natin yan. Abangan nyo po. At shoutout na din po kay Ma'am Maria Winda Tuso Sanchez. Maraming salamat daw po sa ating mga tips at nakaka-inspire daw po yung ating mga video. At teacher po siya from Qatar. Marami pong salamat at ingat po kayo dyan. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. At sana po kahit sa mga ganitong video ay nakakapagbigay po ako ng idea sa inyo. Muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipit Tips at Iba Pa.
At madami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon kayo ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay po lamang tayo. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. At muli, inimbitahan ko po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa, para pag nasa FB po kayo ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga ka-friends po natin, yung mga kananay natin, mga kamami natin, yung mga katrabaho po natin, at magkaroon po sila ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang tayo. Muli, yung lagi ko pong sinasabi na ngayon ay MECQ na po ulit, doble-doble ingat po tayo. Lagi po tayong sumunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan. So ngayon ay kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!